Pwede ka bang samahan mo na ituro kung sino yung mag-asawa ng Luis sa iyong sa ngayon sa iyong naalala, natatandaan mo ba yung mga ama mo? Tatayo ka, tumayo ka, lumapit ka, hatid ka ng... Hindi pa kayo magkasal? Opo. Ano yung M? M sa iyo, Jerwell? Magno? Magno. Magno. Sige, tali ba? Pagpapakaya yung mic nyo, mikropono nyo, Jerwell, ilo taong ka nagtrabaho kay... doon sa mag-asawa? 17 po. Pasabay ng nanay mo? Opo. Sinaktan ka rin? Hindi po. Hindi ka sinasaktan? Okay, ilang oras, ilang pumasok ka doon sa trabaho doon sa mag-asawa, Luis? Ilang taong ka? Ilang taong ka doon? 17 po. 17. So, minor din ka noon? Opo. Ilang oras ka nagtatrabaho? Ano po? Umaga. Umaga hanggang? Gabi. Hanggang gabi? So, bali, ilang oras yun? Okay. Mula, anong oras? Alas 8 na umaga? Opo. Hanggang? Hanggang gabi na po. Hanggang ano magsara po. Kayo? Hanggang? Magsara po. Ano oras yung kasara? Yung tindahan? Hindi mo na po alam yun kasi matagal na po yun. Ha? Matagal na po. So mula May hanggang December, alas 8 ka na umaga hanggang magsara yung tindahan. Tama po ba ako? Opo. O di, meron na nung violation niya dahil minor de edad to. At pinagkatrabaho siya ng mahigit na palagay ko, mahigit na 12 oras kaya trabaho. Anong uri ng trabaho mo nun? Tiga karga, tiga, ano, tiga buhat? Anong trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po. Ha? Nakatinda. Ano? Nakatinda po. Ah, nagtitinda ka? Opo. Okay. Pinagagalitan ka rin ba ni, ano, nung mag-asawa o ni Madam Franz? Minsan po. Paano? Minumura ka ba? Opo. Paano ka minumura? At bakit ka minumura? Hindi ko po alam eh. Hmm? Minumura ka dahil hindi mo alam kung ano rason. Baka may ginawa ka naman. Wala po. Na hindi maganda. Na ayaw nila sa paningin nila. Wala po. Nagsumbong ka ba sa nanay mo? Hindi po. Ka? Bakit hindi ka nagsumbong? Eh, kasama mo nanay mo sa trabaho. Kasi po ano eh, marami po ang ginagawa eh. Kahit nang pag-uwi ninyo, hindi ka ba nagsusumbong? Hindi po. Nagtatago kayo ng secret ng problema? Okay, gano'ng kadalas ka murahin? Hindi ka naman pinagbubuhatan ng kamay? Hindi ka naman tinataga? Hindi po. O, gano'ng ka kadalas murahin? Ano po, sa... pag may ano? Pag may? Ginagawa ko. Anong ginagawa mo? Magano po ng mga pinagawa, nag-discipline po. Ano, ano? Naka-display po. Sa? Paano ka minumura? Paano? Yung tanong ni Senator Estrada, pakiulit yung sagot. Pagkawal po lang ng mga paninda po, nag-ayos. Ah, pag nag-ayos ka ng paninda? Opo. Oo, tsaka namumura. Ang tindahan, yun din ba yung pinag-uusapan natin tindahan na kung saan nagtatrabaho ang nanay mo? Opo. Ayun. With the permission, Senator Estrada, nalaman mo ba tinaga yung nanay mo? Hindi na po. Ah, hindi sinabi sa'yo. Kailan mo nalaman talaga? Nung umalis po siya. So, nung umalis kayo sa bahay? Opo. Anong pakiramdam mo? Nagalit ka ba? Nagtimpi ka? O nag-isip ka ng masama? Nagalit ka sa mag-asawang Ruiz? O pinasa Diyos mo na lang? Nalangkot po. Hindi mo tinanong nanay mo kung bakit nangyari yon? Hindi na po. Eh, simulan ko yung tanong sa... Nung ikaw ay doon ka na... Ano ka stay in, di ba? Opo. Itutuloy ito ni Senator Estrada. Stay in ka ron. Doon ka natutulog. Nakikita mo lagi si Manang LB? Minsan po. Bakit minsan lang? Kasi po kayo nasa school po minsan. Ah, napasok ka? Opo. So, stay in ka, hinahayaan ka mag-aral? Opo. Mm-hmm. Ganun kalayo naman yung eskwelahan? Malapit lang po. Pero doon ka natulog sa bahay ng mag-asawang Luis? Opo. Usaa para ituro mo kung sino yung binabanggit mo kanina. Sino yung naging amo mo? Alin dyan? Yung nakapute? Alin doon? Silang tatlo o dalawa lang? Yung dalawa. Kasi baka makasama si attorney dyan. Yung dalawa. Sila yung pinasukan mo. Let the records reflect that Cheruel Drebato appointed the spouses Ruiz as his employers. Pwede ka na maupo ulit. So, yeah, Senator Estrada? Okay. Thank you, Mr. Chair. Cheruel, sinasabi mo nag-aral ka? Tapos po, pag natin sa intern, katrabaho ka? Tapos ka nag-aral. Ano ang sipasok mo? Umaga po. Mula? 3 po. Hapon yun, no? Opo. Hindi, ano oras umaga? 6 po. 6 na umaga hanggang alas 3. And at the same time... Minsan po walang pasok. Ano po? Minsan walang pasok? Opo.
kadalasan, ilang araw, ilang beses sa isang linggo ka pumapasok sa eskwela? Isa lang po. Kasi po, ako yun, ano, open high po ako eh. Open high. Ah, anong sabi open high? Ah, yung parang study, stay, study home. Home study. Kasi 2017 pa ito, wala pang COVID noon na lockdown. So 2017, sige, minokan tubig. Sige, 2017, stay home ka. Study home. Opo. Yung papasyal-pasyal lang sa eskwelahan. Opo. Sabit na assignment. So mula Mayo hanggang Disyembre, yung old curriculum ito. Yung old curriculum, bakasyon ng Mayo hanggang June. So ang pasok mo, July na. Ganun, June. Hanggang Disyembre. Opo. Sige, Jermil. Magkano ang usapan niyo sa sahod? Sinasahuran ka ba? Sinasweldohan ka ba? Hindi po. Anong pumasok na nanay mo, may usapan ba kayo kung magkano tatanggapin mo bilang sahod? Bilang sweldo? Kada buwan? Ulitin ko. Nung pumasok kayo noong May 2, sabay kayo na nanay mo na si Aling Melinda pumasok sa trabaho sa mag-asawang doon sa mag-asawang Ruiz. Meron ba kayo usapan kung magkano tatanggapin mo bilang sweldo kada buwan? Opo. Magkano? Ganyan mo sa mama ko. Ha? Parehas po. 4-5 yung sa mother mo, sa nanay mo? Opo. So 4-5 ka rin? Stay each, opo. Natuloy ba yung usapan ninyo? Nasweldo ka ba ng 4,500 kada buwan? Hindi na po. Mula nung namasukan ka nung Mayo a 2, hanggat pag-alis ninyo ng Disyembre, hindi ka ba sinweldohan? Opo. So, hindi ka rin bumabali? Hindi po. So, wala ka natanggap kahit isang kusing? Wala po. Ilang sweldo? Opo. At minority edad ka pa noon? Opo. So, buti pa yung nanay mo nakakabali. Pero ikaw, never ka nag-attempt na mag-advance, na bumali bilang sa trabaho mo? Opo. Anong opo? Hindi ka ba nagbumali sa kanila? Hindi po. With permission sa Estrada, hindi ka nagsumbong sa nanay mo. Nay, napasok ako. Wala man lang akong pambaon. Usapan, may sweldo ako. Ba't hindi ako pinapasweldo? Hindi ka nagsumbong? Hindi po. Pero libre naman ang pagkain, libre ang pagtulog. Opo. Lahat, gamit, ng ano, paglalaba, sabon. Opo. Tapos sinahayaan ka makapasok. Pinagsaktan, pinagbuhatan ka ba ng kamay? Hindi po. Pero minumura ka, sinigawan ka lang. Opo. Ulitin ko, yung una kong tanong kanina, nasaksihan mo ba na si Manang LB ay minura? Hindi po. Hindi mo nakita kasi opo. Hindi kayo magkasabay magtrabaho? Opo. Anong oras ang trabaho mo? Ano po? Anong oras ka nagtatrabaho? Kasi minsan may pasok ka. Anong oras ka nagtatrabaho sa tindahan? Anong oras ka? Sa umaga po. Kasama po sila sa tindahan. Tuwing napunta po sila ng tindahan. So, nakakasabay mo rin si Manong LD? Hindi po. Hindi mo nakakasabay magtrabaho. Ba't anong oras ba duty niya? Sa umaga po sila napunta eh. Bakit ulit? Tuwing umaga po sila napunta. So, si Manong LD, hindi mo nasaksihan, nasaksihan sinaktan. Nakakasabay mo ba siya kumain? Hindi po. At ilan ba kayo doon nagtatrabaho? Marami po. Ah, marami. Wala ka na uulinigan, naririnig ng mga kwento na sa mga kasamahan mo sa trabaho. O, yung isa natin kasamahan dito, sinaktan kahapon. Hiyaw ng hiyaw. Wala ka ganun? Wala po. So, sa iyong pagtigil doon, hindi mo nasaksihan yun? Hindi po. Sa nanay mo, nabalitaan mo na lang pagkatapos yung tinaga siya. Opo. Ano masasabi mo sa katatayuan ni Manang LD nung una mo siya nakita at ngayon nakita mo siya? Ito, nasa isang ilang metro lang ang pagitan mula sa'yo. Nung una po sa'yo, maayos po yung kanyang mga katawan. Tsaka po yung buhok niya yung maikli. Yan lang po. So nung nandun ka, wala rin na ikwento sa'yo si Manong LB? Wala po. Kailan mo nabalitaan na ganito na itsura niya? Nung pong nakita ko po sa TV. Nakita mo sa TV, nagulat ka, ba't nagkaganyan? Opo. Nawa ka. Opo. Mr. Chair. Senator Estrada, recognize. Madam Ama, sa Tumbay, you're the representative of the Department of Labor. What are the possible violations of spouses Pablo and Franz Ruiz with regard to the non-payment of salaries dito sa mag-inang Melinda at Jerwell? Tsaka nung pumasok si Jerwell, minoridad siya. And ang sabi niya, according to him, he was working from 8 o'clock in the morning.
hanggat matapos yung, hanggat pagsara yung tindahan, hindi niya malalang masabi kung oras yung nagsasara yung tindahan. Probably more than 12 hours. What are the possible violations? Thank you po, Your Honor, Mr. Chair. Pakilala muna kayo. Your name is... I'm Charisma Satumba po ng Department of Labor and Employment. So, under the Republic Act 9231 po yung law against child labor, no? Kakailangan, pwede na po magtrabaho yung 15 years old below 18, provided na hindi po siya hazardous at hindi long hours of work. So, kailangan po ay 8 oras lamang at pagtatrabaho sa loob ng isang araw at 40 days in a week. So, kung siya po ay nagtrabaho ng more than 8 hours, that is already a violation at siya po ay child laborer na. So, Jerwell, nagtrabaho ka ba ng higit na 8 oras sa isang araw sa tindahan ng mag-asawa? Higit 8 oras? Opo. Mga tingin mo ilang oras? 10 po. 10 hours. Opo. So mula alas 8 ng gabi, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Opo. Tama. Opo. Nagsasara yung tindahan alas 6 ng gabi. Opo. Okay. E paano yung hindi sila sinasweldo? Anong pareho sila hindi sinasahuran? Definitely po, kailangan pong habulin po natin yun, ano. Sinasabi po kanina ni Mamirinda na ang sweldo niya ay 4,500 sa pagtitinda. Pero tignan po natin kasi po pagka nagtitinda, dapat ang prevailing minimum wage for enterprises ang masunod. Hindi po yung sweldo bilang kasambahay. What is the minimum wage at the time? It's region 4? Region 4, yes. Sir, hindi lang siya. Pero ngayon po, 329 po per day. Ngayon? Apo. So, the kasambahay law was enacted 10 years ago. Yes. Kasakop na yun. Uh-huh. Diba? Yes po. And in the bill, magkano ba yung sa nilagay kong pinakamababang kailangan sahurin doon sa Region 4? Are sir, you aware of it? Sir, parang nag-range mga around 2,500 pero nag-increase na siya, sir, to 4,500 this year. Around 2017, mga 2,500 po. Pero, yun nga, sir, iba dapat yung magiging, kasi pinagtrabaho siya sa tindahan at pinagtrabaho rin siya sa bahay. So, dapat may sweldo siya nung nagtrabaho siya sa bahay at may iba pa ang sweldo niya nung pinagtrabaho siya sa tindahan. Welcome to the Philippine Government News Channel. Here, we bring you the latest breaking news and current events in Philippine politics. Get exclusive access to speech and video clips of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., as well as updates on Vice President Inday Sara Duterte. We strive to provide transparency and keep you informed about the Senate hearings and House of Representatives proceedings. Stay up to date with the political landscape of the Philippines by subscribing to our channel today. Don't miss out on important discussions and debates. Subscribe now.